was it working with, again, with Richard? And of course, first time with Catherine? Unahin ko si Catherine kasi kahinil fan ako, alam nila din yun. Pero hindi ko sila kilala. So, ang mga gusto ko sila, saka si Liz Ken, yan. Pero, Katniel, okay. Because si Daniel, mas kilala ko kesa kay Catherine. So, nung sinabi nila direct, alam mo, nakakatawa yung marinig mo sa buong, sa halos lahat ng kilala mo sa Star Cinema at sa ABS-CBN na napakabait ng dalawang yan. Napakababait ka trabaho. And you don't hear that about everybody. So, totoo nga. Totoo nga. And, I just want to keep repeating that Catherine is a good actress. She's a, ang dami na pinigay sa akin na hindi ko magagawa yung ginawa ko kung wala siya. Tapos, before I go to Richard, ang tuwang-tuwa ako, I just have to say, I worked with my original mommy in Dear Heart again, my Tita Lisa. Yes, reunited also. Super, Holly! Yeah. And my Tita Freddie Webb, whom I've known since I was little, kasi counselor siya ng daddy ko when daddy was a mayor. Tapos, first time ko makasama si Joros na, i-record mo to Joros. Kasi 5 years from now, paulit niya siya sa akin. One of the wittiest, smartest, kasi, pwede natin balikan yung sinabi mo na isang gabi. Ganyan. Kasi si Joros contributed so much to the pagiging happy ng movie na ito. Right. Palagay ko kung ibang artista yung siguro yung delivery. Pero si Joros... He was the happy pill of the movie. Yeah. He's my happy. I always have a happy, di ba, if you know me. So si Happy ko yan eh. Napakabuting asawa, napakabuting ama. Walang bukang bibig kundi asawa niya. Pag may lechon, asawa niya. Namimiss asawa niya. So, pag sinay ko Joros, ang gwapo mo pala kahit diretso yung buhok mo kasi kulot yung buhok. Uulitin mo yan ate mga 5 years from now. Babalik ka na. So, very witty, very smart. Also right. A director, so he knew exactly what to do. Suggest ng suggest. Ayan, siya nahirapan. Lahat ng sinuggest niya kasi maganda. So, pinagawa ni direct. Ngayon, si Tommy naman, nung una kong nakilala,